kami, very transparent naman kami. Mas straightforward kami magsalda sa isa't isa. So, mas madali. Kunyari, hoy, ano mo na tayo? Hoy, ang ano na acting mo dito? Eh, ang nasasabihan mo siya. Ang nasasabihan mo siya ng ganun. Paano naman nag-react si Alex kapag na-criticism ka about ano, means straightforward din yung magsalita sa akin yun. Kaya nakailang take na ako, sabihin niya, wala akong boses. ganun. So, nakakatulong na ganun yung relationship namin na very straightforward kami towards each other. Mas nagiging mabilis yung proseso ng directing, ng shooting. Was there ever a time na nag-compromise ka? Like for example, you wanted something specific, but because nahihiya ka or something, kasi si Alex, okay na lang, parang ganyan. Hindi, ako, ayoko talaga na nagko-compromise sa pag-directing kasi hindi ako nakakatulog pag hindi ko nakuha yung gusto kong eksena. So, kahit ayaw ng actors, sinasabi ko talaga. Even with the producer, sinasabi ko yung gusto ko talaga as a director. Mm-hmm. Kasi ayoko magsisi pag ayoko matulog nang hindi ko nagawa yung gusto ko. Madalas namin kayo makita na masasaya sa mga content niya sa mga vlog. Parati kayo masaya. Pero, paano yung kayo ni Alex pag may pinagdadaanan kayo? Meron din kami mga natampuan na ba kami ni Alex? May mga ganun din na mga eksena. Pero, ano kasi kami, parang magkapatid na kami ni Alex eh. So, yung parang automatic kami na magkakayos agad, ganun. So, minsan napapagalitan ko sa shoot, pero alam niya na professional lang. Pero kunwari pag nagaya niya na may mga problema kayo, paano kayo nagtutulungan or si Alex parang kapatid na talaga sa akin. Like, alam niya yung mga deepest problems ko, mga ganun. So, natutulungan niya rin talaga ako mga advice. Kunyari, magte-text lang ako sa kanya. Tapos, parang siyang sister sa akin kasi nagbibigay siya talaga ng advice. Ma-advise siya na tao. Ganun. Tapos biglang sasabihan niya ako ng mga memory verse. So, talaga, parang magkapatid na kami ni Alex. Ikaw ba naapektuhan kapag parang sinasabihan ng masama ng ibang tao si Alex? Ako naiinis ako. Kasi talaga ako, protective ako kay Alex. Kasi nga parang magkapatid na yung tulungan namin. Eh pag family, very protective ako eh. So, minsan napapalo rin ako tweet. Napaparinig din ako kasi protective ako kay Alex. So, naiinis ako pag sinasabihan siya ng masama. What do you usually say to her to cheer her up? Nagbibiroan. Yung typical ng mga jokes namin. Tsaka mahilig kasi kami sa mga jokes na inakakapi ko na talaga. Yung gano'n ng mga jokes. Yung minsan politically incorrect. Ako mahilig talaga ako sa gano'n. So, yun yung lambingan namin ni Alex. Yung sa, ikaw ay nagsulat. Pagdating sa set, okay lang mo mag-adlib sila? Mahilig mag-adlib si Alex. Mahilig. Si Angeline din nakaka-adlib. Okay lang naman sa akin yung adlib. Pero pag hindi, minsan pag wale, sasabihin ko talaga. Pag hindi wale yung comedy, ganyan. Kasi mas mahirap, for me, mas mahirap ang comedy kesa sa drama. Mas mahirap siya talaga. Kasi yung drama, dadaanin mo lang sa music. Pag comedy, pag wali talaga eh. Kailangan ulitin. Ngayon hindi ka na single, ano yung realization mo dun sa that pala na single? Jowa ko. Ano yung realization? Anong era ng single? Pag single ka kasi malaya ka eh, di ba? Parang kahit anong pwede mong gawin. Wow. Ganun, pag nasa bahay ka, di ba? Landi-landi ka pa. Pero ngayon, pag may jowa ka na, kailangan considerate ka na rin. Parang kailangan yung mga actions mo, iisipin mo din kung makakabuti rin sa partner mo. So, hindi na pwedeng mag-decision na lang ng para sa sarili mo. Yung decision dapat para sa inyo. Ganun siya. Okay naman. Pala. At least, in love ko ngayon. In love ako ngayon. So, ready na ba kayo sa float bukas at saka sa awards night? Ako hindi pa ako ready kasi didiretso ako sa La Union. So, mag-iimpake pa ako and all. Pero excited ako kasi ito yung first float. Yung, nung during kasi ng Exorcist, nasa kami dagat kami nila. So, parang hindi na tuloy kasi maulan. Matakot yung mga artista. Ngayon, parang first na sa kalsada na kami nilagay.
Mm-hmm. Si Alex ba, pag nagka-co-work kayo, may sinasabi ba siya in terms of dapat level up naman ako sa ganito, ganyan? Especially na parang, kasi we're very familiar with the brand of comedy niya. Ano si Alex, ano, talagang tutulong siya with us, yung mga comedy, na mga jokes, tutulong talaga siya. Sasabihin niya sa akin na parang mas havey pag ganito. Ay parang wali, ibahin natin, ganyan-ganyan. Mas dadagdagan niya ng comedy, ng bastos, ng ganyan. Mga ganun. So, very ano siya, collaborative. And sabi mo kanina, ano yun, naiinis ka pag may mga negative na nasasabi kayo. Matandain ka ba kung sino yung mga nagsasabi ng negative? Oo, matandain. Ah, so may mga kilala ka mga press na wala, nagsasabi ng negative kay Alex. Hindi, sa mga ano lang, mga online, ganyan. Hindi naman may iwasan eh, kasi si Alex malaki din yung personality. So, hindi may iwasan may mga basher siya. And ang dami niya rin supporter, hindi naman pwedeng puro supporter lang. Basher din, di ba? So, ano naman, ayun, pag nababasa ko lang, medyo minsan naiinis ako. Kasi mas kilala ko si Alex eh. Pero masasakit ba kapag yung kapwa taga show, siya magsasabi na hindi maganda about her, kaysa dun sa mga, hindi mo, mga sa mga alter lang, hindi naman. Hindi, para pareho lang naman, para pareho lang yung inis level ko, dun sa ano, taga showbiz tsaka hindi taga showbiz. Pero dumating ka pa sa point na parang kinausap mo isang taga showbiz na magsasabi na hindi maganda? Hindi, unfollow ko na lang. Unfollow. Wala na, hindi na uso ngayon yung usap eh. Unfollow na. Invite na lang everyone to watch Single Bells. Yes, iniimbitahan ko po kayo na panoorin po ang Single Bells April 8 to 18 na po sa mga sinehan nationwide. Ito po ang kauna-unahang Metro Manila Film Festival Summer Edition. So sana po, supportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Yes. Salamat po. Congratulations.